with Tulfo. Erwin Tulfo. Burning hot. Burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Tutok. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Good morning! Good morning! Good morning! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Thursday, Adyes ng Enero 2019. Good morning! Kahapon bayan, alaho tayo rito, sumama ho tayo doon sa Traslasyon. Traslasyon 2019. Ito po yung piyesta ng Poong Jesus Nazareno na ipiniposisyon galing dyan sa Quirino Grandstand at ipinapasok muli dyan sa simbahan ng Quiapo. Alright, ang balita ko, may nagsasabing 5 million, may nagsasabing 10 million, mayroon pa nga nagsasabing 20 million, pero maghapon na yon. Simula ng pahalik sa madaling araw hanggang makapasok doon sa simbahan, parang 20 million na tao. Wow, ang bigat! Pati yung nasa tabi ng kalsada na nagdadasal, dumadaan, binilang nila yon, kaya umabot ng 20 million. Pero yung sumama talaga at hindi nawawala doon sa prosesyon, pumapalo ng mga 1 to 1.5 million. Ganon kadami. Pero yung maghapon kahapon, umabot ng 20, pati yung doon sa mga gilid ng kalsada, yung mga sumama. Kasi papalit-palit yan eh. Hindi mo naman kasi kayang tapusin yan eh. Nag-umpisa ng alas 5 ng umaga hanggang pagpasok niya. Ay, hindi. Nagpapalit ng tao. Nagpapalit ng tao yun, yung mga mananampalataya. Ngayon, as usual, may mga bumabatikos. Naintindihan naman ho natin, siguro hindi mga Katoliko yun. At sinasabi daw, bakit sinasamba? Hindi naman ho sinasamba yung poon. Kinihimas-himas lang ho. Hindi naman ho sambay-sambaw, ganito, naluluhod ka. Magbabaw ka doon, magganun ka. Hindi ho. Nirerespeto lang yung kasi sabi bakit may itong mga lukuluko na ito, kahoy lang yan, etc. Hindi naman o sinasabi na yun ho yung Diyos nila. Alang iniwan niya, di kung ganun ho tayo pala yung para pag-iisip natin, bakit ho yung monumento ni Jose Rizal sa Luneta may sundalo pa? Hindi ba meron? O may binabantayan pa? Hindi ka pwedeng umakyat doon dahil susundutin ka ng bayoneta ng mga Philippine Marines. Umakyat ka doon, sundutin ka. Meron ganun dati, buang umakyat doon, kinulong. Magdamag. Nung makita na buang, mantaki mo, nilips to lips niya si Jose Rizal doon sa taas ng bantayog. Di kinulong. Kinover ko yun. Kaya ganun din ho yun, paggalang ho yun, yung sumasama ho doon. Ganito rin, sige, isa pa hong example, yung mga sinasabi, ba't yung hindi ho sinasamba? Kung ano man relihin nyo, kung kayo ay Christian dyan, o ano man kayo. Diba, pag namatay ho mga magulang, diba, may mga litrato pa kayo. Diba, pag may problema ka, hinihinga mo doon sa sama ng loob sa litrato. Sinasamba mo ba yung litrato ng tatay mo, nanay mo? Hindi naman, di ba? O pag anibersaryo ng kanyang kamatayan, di ba nilalagyan mo ng kandila bilang pag-alala? Sinasamba, ibig sabihin, sinasamba mo yung litrato ng tatay-nanay mo? Hindi. Ganun din, pupunta ka sa puntod, dililinis mo doon, kinakausap mo yung puntod, sinasamba mo yung puntod. Kayo talaga. Alam nyo ho, nasa tao ho yan. Okay. Kung iba hong relihiyon ho ninyo, manahimik na lang ho tayo. Kasi ho tayo naman, kanya-kanya ho tayo. Nakapaloob din ho yan sa ating konstitusyon. Freedom of expression, freedom of religion. Hindi ho kayo pwedeng sabihan ng Estado, hindi pwede kayong sumamba dyan sa relihiyon na yan. Hindi dapat ang relihiyon natin ay ganito lang, hindi ho.
Wala rin sinasabi ang estado na bawal kang magluhod-luhod dyan o mag-ano man dyan, yumakap sa kahoy dyan o halikan yung kahoy. Wala rin hong ganon. Because yung ginagawa ho ng mga deboto na yan, it is an expression of love. Alright? They can only transmit that through that image. Oh, yun yun. Eh, yung iba, sinabi, sinahambaro yan, parang sa Biblia. Huwag ho natin masyadong i-translate ang Biblia literally ba yan? At kung hindi naman ho tayo may dunong, basahin ho natin ang Biblia. Pero huwag ho natin intindihin yun na Diyos ko po naman. Nakakala mo, eksperto tayo sa Biblia. Ako hindi ho ako eksperto. Ako po ay nagseminaryo. Ako ho ay nag-aral lang ilang taon ho sa seminaryo para maging pare. Hindi naman ho ako naging pare. Pero ang turo ho sa amin doon, basahin mo at intindihin. Hindi mo i-translate yung Biblia literal. Kasi pag translate mo na ho yung Biblia literal, mabubuang ka. Kaya walang biro. Sus Mario Josep. Eh, marami ho doon. At saka yung Biblia naman ho dyan eh. Kagaya ho nung yung ika nga Genesis. Oh, sino ba sumulat ng Genesis? Oh, na hindi pa nga marunong magsulat yung mga tao dati. Eh, si Adan, si Eva lang. Paano ho nakarating sa atin yun? Ginain ng mansanas, ganito, ganon. Oh. Yan po eh, through word of mouth na lang ho ang Biblia, hindi ho ba? Hindi naman ho talaga yan na documented, recorded. Marami ho dyan sa Biblia na yan, eh account na lang ho yan. Pinasa pa sa kwento sa anak, si anak kwento sa apo, si apo kwento, pinasa pa sa ho yan. Except sa New Testament, ay mga manunulat na, sila San Mateo, San Marcos, San Lucas, ayun talaga yung mga manunulat. Pero sa Old Testament, sino ba yung sa mulat ng Genesis? Yung unang aklat ng Old Testament. Oh, huwag mo sabihin si Adan ang sumulat, hindi nga marunong magsulat yun. O si Eva. O paano nalaman? Sige nga. Yan kasi eh, kwento lang, salin-sinalin-salin. Oh. Eh, alam mo naman yung pagsalin-salin, nadadagdagan, nababawasan. Kunwari sinabi ko, si Tom Anakta, eh, kamukha ni Tom Cruise. My goodness! Ayun pala si Tom Anakta, kamukha ni Thomas Anakta Cruise. Hindi si Tom Cruise. Oh. Eh, ganun ho yun. Kaya nga ho, dito ho sa ating bahay, wala hong pakialamanan. Eh, meron hong kinukutsa para mga kulang-kulang daw yung mga deboto. There's a freedom. Bayan. Kung hindi ho ninyo gusto, di wag na lang ho ninyo panoorin. Wag na ho ninyo panoorin sa TV. Wag na rin ho kayo makinig sa radyo. If you believe. Okay, kanya-kanya ho yan. And the way you pray is you pray directly. Sabi, magdebat ka lang dumiretso sa Diyos. Wala ho mang problema. Hindi naman ho bawal yun. Pero hindi rin ho bawal, di ba, na maski na sabihin natin haplos-haplosin mo yung imahin na yan dyan. Wala naman ho. Kung meron hong batas, sige, sabihin ho ninyo na bawal yan at pwede kang makulong. Siguro ho, titigil na yan. Kasi yung mga tao na nagpapasalamat lamang ho, siguro. Kaya dumadami. Eh kanina kasi may mga nag-react ho sa Pinosco kahapon about Black Nazarene. Bakit kasi ganoon? Dapat direkta na lang nagdasal. Bakit inahaplos-haplos yung kahoy na yan? Sabi ko, Diyos ko po, tinatanong ko nga, sabi ko, mga panatiko ba ito o ito ay mga buhay na mga testigo sa himala ng Panginoon Diyos? Hindi raw Panginoon Diyos yung Nazareno. It is an image po, hindi ko sinabi yun ng Panginoon Diyos yung kahoy mismo. Kaya minsan ho, yung sobrang dunong ho natin, napakatalino ho natin, eh, parang alam natin. Hindi ho na, yung mga deboto na ho yun, alam nilang hindi po yung Diyos yung kahoy na yun. Kayo naman masyado yung tina-translate literal. Hindi ho, alam ho lahat ng deboto na sumama doon na yung pinoposisyon na hindi po yun ang Diyos. Yung kahoy na yun, hindi ho. Ha? Ang Diyos ay yung Jesus, ha? Na samutsari ang pangalan. Jesus na tagapagligtas, Jesus Nazareno, Jesus Santo Niño. Maski na ikay Christian, may kilala kang Jesus. At dyan nga ho nang galing yung reliyon na sinasabing Christian, Christ, from the word Christ. Amen.
Ano mga yung Biblia ko, ikunin mo yung ating yung salita dalang ni Duterte, mas matindi pa yun. Anyway, oras na natin as G's train, 13 ng umaga. Dire-diretso tayo, ito po yung mga pag-uusapan natin. Ito po yung mga pag-uusapan natin. Ang Alliance of Concerned Teachers, yung makakaliwang party list, nakahanap ng kakampi sa pamamagitan ng Department of Education. Sabi ng DepEd, hindi raw nila papayagan ng mga pulis na pupunta sa mga eskwelahan at mag-surveillance ng mga teacher na miyembro ng Alliance of Concerned Teachers. Really? At hindi rin sila magbibigay ng impormasyon. Kasi raw, dahil sa Privacy Act daw yan. Ayun ang sinasabi ng DepEd. Kaya ho, yung ibang mga kababayan natin, nakataas ang kilay ngayon . No. Sabi, Sir Erwin, naalala mo ba 2 months ago, kinontra din ng DepEd yung sinasabi ng PDEA, i-drug test yung mga bata sa elementary, random drug testing, kumontra din ng DepEd. Kumontra sila. O ngayon, kontra naman sila. Siguro ho, maganda rito, mag-usap-usap ho muna siguro ang mga ahensya ng pamahalaan para hindi ho kaluwabas na kahiyahiya. Siguro ang pinakamaganda ho rito, mag-usap-usap ho kayo dyan sa DepEd, sa Philippine National Police. Kung ano ho ba talaga, mahirap ho yung ganito. Iba ho yung statement ang sinasabi ng PNP, pinaninindigan ng PNP, ano ba ang masama pag mag-surveillance. Ang sinosurveillance namin ito mga makakaliwa, baka mga supporter na ito ng CPP-NPA na nakapasok na sa Metro Manila, at sa halip na ituturo yung mga nasa libro, ang tinuturo ngayon at binibrainwash na yung mga bata tungkol sa komunismo. Yun ang sinasabi ng PNP. O sabi ng depedende, magpapalabas daw sila na dapat daw ang mga eskwelahan ay zones of peace. At hindi pwede ang mga militar at mga pulis doon. Kailangan siguro ito linawin ng mabuti at siguro dapat makialam ang Malacanang dito, dahil kung hindi, magmumukha hong kakatawa-tawa ito mga ahensya ho na ng gobyerno natin. Diyos ko po, yan ang sinasabi natin. Yung isa, ang hinahabol niya, baka may mga sa grupo na yan, may mga komunista na dyan, lalo pat ito ay nagtuturo sa mga eskwelahan, baka iba na ang may turo sa mga bata. Yun ang sinasabi engineer ng PNP. And DepEd naman, hindi, bawal magkuhan, may Privacy Act tayo. Okay, dapat to pag-usapan. Ano po? Nakakahiya ho yan, nagde-discussion kayo, pareho kayong nasa isang grupo, kayo ay pareho nasa ehekutibo, executive department, at magkukontrahan ho kayo, nakakahiya. Ano po? Isa pa ang pag-uusapan natin, bayan, ay ito pong, ito pong assistant ni Attorney Glenn Chong na si Red Santillan, yung binaril, pinagbabaril hanggang sa namatay ng nabaril ng mga police. Ay ayon po kay Attorney Glenn Chong, hanggang ngayon, mag-iisang buwan na ito, mahigit na, ay hindi pa rin siya binibigyan ng PNP ng kopya ng ebidensya nila na makapagsasabi na yung si Red Santillan ay miyembro ng robbery hold-up gang. Why? Hanggang ngayon. Kasi sabi ng PNP, may surveillance video sila, may mga evidence. Sabi ni Attorney Glenn Chong, kung meron, pwede bang makahingi? Tao ko yan . Pwede bang bigyan nyo inyo, kumbinsihin nyo ako na yung tao ko ay miyembro ng robbery hold-up gang? Awa ng Diyos, wala pa rin binibigay ang PNP. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig kong sabihin nito, baka hindi na nga mabigyan ng hustisya si Red Santillan. Yan ho, malungkot dyan, bayan. Huwag naman sana. Ayan po, isa sa mga pag-uusapan din ho natin ngayong umaga. Isa pa ang pag-uusapan natin, yung mga supporters po ni Special Assistant to the People, si Kuya Bongo. Diba dati sa mga survey ito, nasa kulelat, nasa 27, 21, pinakamataas na 21. Itong latest po na Pulse Asia Survey, nitong December 19 hanggang 21 yata ito. December 14 to 21.
Aba eh, lumundag na po si Kuya Bongo from 27 or from... ay umakyat na po sa 14 to 16. Lumundag ng 10 baitang pataas. Eh, 14 to 16 na. Ayong huli, di ba? Eh, 27. Lumundag siya ng 10 baita. Ayan o, 22 to 27. Ngayon ay 14 to 16 na. Ang tanong ng iba, ito na kaya, eh, gumagana na kaya at nalalaman na ng mga kababayan natin, ha? Oh, gumagana na yung tinatawag na ika nga idol ng masa. Eh, paano nga naman, yung mga nasusunugan, nandun siya. Habang tayong lahat, eh, natutulog siya, eh, dumadalaw sa mga nasunugan na habang natutulog sina mayor, gobernur, eh, siya ang pumupunta doon sa mga nasunugan. Habang walang mapuntahan yung mga walang ka-budget-budget para magpagamot, eh nandoon si Bonggot, pinagyayakap at ninibigyan ng ayuda yung mga may sakit. Eh ito nga siguro. Oh. Mamaya ho, ating himayin. Bakit? Abay, 10 baitang pataas, ah, umakyat si Bonggo bigla, suddenly. Eh baka pag mukat-mukat natin, nasa pagdating ng halalan, baka nasa number 5 na ito, number 4. Eh, wag kang, 10 baitang? Oh, 27, ngayon ay 16? Oh, ay di 11 ngayon? Alright, isa pa ang pag-uusapan, bayan. Dito sa Quezon City, meron pa rin daw waiting. At kumukubli lang sa small town lottery na PCSO. Naintindihan mo? Waiting siya, pero nagtatago sa STL. Ay, mag-usap tayo mamaya. Meron akong alam. Yung sa sinasabi mo dati, yung tungkol dyan sa STL na yan. Meron. Meron akong alam dyan. Oh, usap tayo. Anyway, bayan. At isurong nagpapatakburo na ito, isang alias Ryan. Really? Eh, paano? Mamamatay yung STL, syempre. Eh, kasi, eh, mas gusto naman tao, doon ka lang sa waiting. Mas mura pa. Ay, nako, Diyos ko po. Anyway, yan po mga pag-uusapan natin, bayan, tutok lamang, ha? At wag ho kayong bibitiw. Dahil pag bumitiw kayo, kayo din. Oo. Ating pag-uusapan, ito pong, nako, ano ba ito? Hindi ho nag-usap-usap, ang tama ba? Na ipagtanggol ng DepEd, ang Alliance of Concerned Teachers. Oo. Eh sabi kasi ng DepEd, meron naman kasi tayong Privacy Act, Erwin. Hindi basta-bastang pwedeng pakialaman ang mga records ng mga teacher natin ng PNP. Pero sabi naman po ng PNP, sinosurveillance lang ho namin. Baka mamaya iba na ang tinuturo ng mga yan, ng mga Alliance of Concerned Teachers, dahil mga makakaliwang grupo yan, mga supporters ng komunista, baka komunismo na itinuturo sa mga bata. Baka itinuturo sa mga bata ay kontra kay Duterte na. Oh. Ay, bawal yan. Ay, exactly. Ay, nako! Alas G's, 22 ng umaga, dyan labang ho kayo, bayan, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Show AM. Eto ho, dito muna tayo, ano bayan, at pag-usapan natin, eh, kasi ho, nagiging kontrapelo. Eh bagamat nasa isa lang ho silang departamento sa ehekutibo under kay Pangulong Duterte, pero magkaiba po ang kanilang pananaw. Pag tinanong mo ang Department of Education, eh sinasabi, tama nga naman, meron nga tayong batas na sinasabing Privacy Act. Oo. Pero hanggang saan ba, ha? Ika nga yung mga saklaw ng Privacy Act na yan. Eh, kung kasama dyan ang national security, when it is a matter of national security and national importance, ay saklaw pa ba ng Privacy Act na yan ang ika nga isang individual? Eh, ito yung tatanong natin, kasi ito rin ang sinasabi ng PNP na yung sinosurveillance nila ayon po sa aking mga impormante sa loob ng PNP, ay ang kanilang paniwala ay sumusuporta sa New People's Army, Communist Party of the Philippines. At ang pangamba pa nila na baka itong ilang mga guru daw ay iba na ang tinuturo sa classroom ng mga bata. Ha? Pagdating sa Civica, baka ang tinuturo na about sa komunismo. Oh, bawal yan. Hindi na tungkol sa mga kalayaan, demokrasya.
Well, nasa linya ng aming telepono si Secretary Leonor Briones. Magandang umaga, Secretary Briones, ma'am. Magandang umaga sa iyo, magandang umaga sa natin programang ito, magandang umaga sa lahat. Ma'am, salamat po for picking up our call. Secretary, si Erwin Tulfo po ito, ma'am. At gusto ko lamang po marinig kasi may mga nagtataasan na kila. Ano ba yan? Bakit parehong departamento na sa ekutibo ang PNP, ang DepEd na sa ekutibo rin, pero kontrapero sila at magkasalungat. Pero I can understand where you're coming from na sinasabi mo may privacy act tayo na sinusunod. Pero ang sinasabi naman po ng PNP, ang counter nila dyan yesterday, oo, may privacy act, pero hanggang saan at kailan itong privacy act? Kahit na itong isang sinusurveillance namin, sinusundan namin, ay of national interest at baka malagay sa balag ng alanganin ang national security, Secretary? Last Tuesday, the other day, the PNP with General Anyo, kasi DILG naman, under sa DILG ang PNP. Tapos, kinakabili ang ACT. So, maliwanag na yung aming, Ma'am, napuputol po kayo, tawagan po namin kayo ulit, tanatad, nasisira-sira, hindi ko namin maintindihan, sorry ma'am ha, eto ma'am, tinatawagan ka na namin ulit. Oo, napuputol-putol, hindi ko maintindihan si ma'am, naintindihan ko, nag-usap na raw sila ni General Anyo ng DILG, kasi ang PNP is under sa DILG. Ang tanong ngayon, na-relay ba ni Anyo ngayon sa PNP? Kasi iba pa rin ang pananaw ng PNP, ng mga operatiba. Ang DILG kasi is more of administrative lang ho ito, administratibo. Ang talagang operations ay nandyan sa PNP, sa baba, di ba? O, yun ang sinasabi. Pero ito yung contention din ng ilang mga kaibigan kong polis. Sige, may privacy act tayo. So, hahayaan mo lang, maskin yung tao na yan, ha? Ha? Ay threat sa national security. Hahayaan mo lang, hindi natin kakalkalin ang pagkatao niyan, maski na yan paniwala namin ayon sa aming intelligence information, threat sa national security. Hahayaan lang ba natin, ha? Protektado pa rin ba siya ng Privacy Act? Ayun ang sinasabi, bayan. Hindi po si Erwin Tulfo ang nagsasabi ho niyan, kundi ang PNP rin nagsasabi. Until when? Hanggang saan? Hanggang kailan? Poprotektahan ng Privacy Act ang isang individual. Ma'am, go ahead, Secretary Leonor, ma'am. Nag-usap na kami sa PNP. Ako mismo nakipag-usap kay General Anyo. Tapos ang aking undersecretary naman, kinausap din. Simultaneous yung meetings namin but in different locations, different meetings. Ngayon, pinaliwanag namin yung official position, legal position ng DepEd. Kung official information, like yung mga statistics, kagaya ng mga hinihingi ninyo, Erwin, na sinishare ninyo sa publiko, obligado kaming magbigay. Pero yung tinatawag na sensitive na personal information, pinagbabawal yan ng ating batas sa Data Privacy Act, no? Ngayon, sa ang sistema ngayon, lahat na ahensya, hindi lamang ang DepEd, mayroong privacy officer. So, kung may mga request, kasi may mga legitimate request naman, hindi naman ito lang ang request na natatanggap na nagiging public notice. Halimbawa, kung may request sila ng tinatawag na sensitive, like religion, lifestyle, sexual preferences, even marital status, yung mga ganong personal information, ang sinasabi namin, i-evaluate namin at the level of the central office kasi mayroong data privacy person na nagmamonitor ng klase ng information na binibigay namin sa publiko. Ngayon, yun ang protocol namin na all official information pwedeng ibigay kasi nagsisharing yung mga iba't ibang ahensya ng information, nagtutulungan. Pero kung personal, kailangan i-evaluate muna ng central office kung dapat ba ibigay. Now, ang situation nito, Erwin, itong incident na ito, una, wala naman kaming natatanggap na
request dito sa national office. Pangalawa, over the weekend, tinawagan namin lahat, chinek namin lahat ng mga regions kung may ganong klaseng request. Nang lumabas na mayroong isang, sa isang division, and there are 221 divisions, sa isang division, mayroong finorward yung request na yan, na written request for information. Ang ginawa namin, Sabado ito, pinarecall namin na yan. So, hindi na-release yung pag-forward ng request for information ng PNP. So, yun ang sabi namin sa PNP. Sumusunod lang kami sa batas. Official information, okay. We share data with everyone, including the public and media. Pero kung personal, evaluate muna namin. So, on the other hand, Secretary, makasingit lamang ako. Paano naman, kasi I was talking to an intelligence officer of the PNP last night. Yes. Paano naman, ma'am, kung kunwari, if they will ask for like association, anong mga association affiliated itong taong ito, anong mga asosasyon, kung yan ba'y Rotary or what have you, pag nasa probinsya. And then, sino-sino ba ang kanyang mga ikanga, yung contact person niya, reference, or sino mga relatives niya. Ito po ba hindi pwedeng i-release? Itong mga organisasyon na ito, Erwin, ay legitimate. Okay. Diba? Registered sila. Mm. Sila ang may kumpletong listahan. Mm. Oo, sila ang may kumpletong, sabihin nila na 200,000 members sila. Sino yung 200,000 na yan? Mm. If we have 900,000. Sila ang mas may kumpletong information na gano'n. Mm. Pero ang tinatawag nating sensitive, yung halimbawa marital status, gender preferences, lifestyle, at saka yung isa yung philosophy or ideology, nandoon talaga sa sensitive information. Kaya kailangan i-evaluate muna namin. Hindi naman kaysa ayaw namin magbigay ng information. Halimbawa, Erwin, mayroong misis na naghahanap kung saan na yung asawa niya na teacher, hindi na nag-anong sweldo. O mayroong isang bata na hinahanap yung tatay niya na wanted. Alright. Yung mga ganun klase. So, pagdating po sa... It's not hindi yun... para bang hindi yung naka-focus lang sa act. So maraming mga request for information. Kaya kami ang mag-evaluate. Pero hindi namin natanggap yung request. Wala naman silang official request talaga. Walang official request. Wala. Ayun. Pero kung, say for example, there will be an official request. For example, si Teacher Erwin, Secretary Briones, we want to find out kung ano ang ideology nito, ano ang kanyang paninindigan, ano ang kanyang... pananaw sa mga ganitong we would like to get some background on Teacher Erwin Tulfo na teacher ng grade 6. Yung sa ganun, halimbawa, kung ano yung philosophical, yan, sensitive, tinatawag nila na yun, sensitive information. Mm-hmm. So, yung data, yung privacy officer ang mag-evaluate. Mm-hmm. May instances kami rin refer mismo namin sa privacy commission. Mm-hmm. Kasi mayroon tayong privacy commission, sila na ang nagsasabi na i-release ba yung information na yan o hindi. And sometimes also, Erwin, it's likely na hindi ganun ka-invasive yung aming information system na alam namin kung ano yung philosophy niya, kung anong ideology niya, etc. Kasi even yung marital status kasama doon sa sensitive personal information. Pero, madam, para ba, let's cut the story short at balagod na kami mag-break, ma'am, and I know marami busy kayo. Are you willing to cooperate with the PNP? Oh yes, we cooperate within the bounds of law. All right. Within the bounds of law, yun naman ang sinabi namin, kung ano ang provision ng Data Privacy Commission, we are prepared to cooperate. Pero ito, wala naman kami talagang natanggap na sa central office. I'll give you another scenario, ma'am. Okay, sa isang eskwelahan sa ikaw nga probinsya, pwede bang after school hours yung police magtatanong-tanong sa principal or during school hours na itong si teacher ganito? Ba, sino ba mga kasama nito? Sino ba ang mga papayagan ho ba ninyo na magtanong-tanong ang police? Sa kanila na yon. Sa kanilang mandato yon. Hindi kami nakikialam kung anong style nila. No? All right. Kung paano sila magkuha ng information. Ang amin lang, na kung anong sinasabi ng batas na galing sa amin, yun lang ang kaya naming ibigay. Mm-hmm. Oo, at saka may kanya-kanya kaming mandate kasi Oo. So yun lang. Wala namang written talaga. Wala kaming natanggap. Kasi yung sa ibang instances,
May sulat talaga si ganitong teacher. May report. Panghuli na lamang, Secretary. Yes. Meron po ba talagang pag tumanggap kayo ng isang teacher, ano po, applicant for being a public school teacher, Does he or she goes to the process, for example, background check, chine-check nyo muna kasi ano ba ang background, lalo na kung mga magtuturo siya sa mga liblib na lugar. Alam natin ang mga NPA-infested area o siya mismo ang magre-request na dito nyo ako i-assign. Bina-background check nyo ba talaga kung ano ba mga ideology nito, sino ba mga kamag-anak? Baka nga naman ito ay ang pamilya nito ay mga miyembro lahat ng CPP-NPA o ang... tatay, nanay, mga kuya nito ay mga commander ng NPA? Do you check that? May panel, ini-interview yun sila. Ah, okay. So, yung mga klaseng information na yan, lumalabas kasama sa evaluation kung may interest ang halimbawa, ang panel kasi yung mag-i-interview, may test kasi, tapos may panel interview, tapos mag-demonstrate sila ng capacity nila to teach. All pero right. Yung sinabi mo na pwede bang magsabi sila kung saan nila gustong ma-assign, hindi yan pwede. Kasi kami naman ang magde-decide kung saan namin ilagay ang isang teacher. Basta sinusunod lang namin yung protocol namin, yung batas. At ang ibang ehensya naman, sila din ang mananagutan kung paano ang style of work nila, kung paano naman nila sinusunod ang batas. Okay. Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Ma'am, maraming salamat po. Maganda kumbaga. Mabuhay po kayo. Salamat. Dahil may opportunity kami. Thank you. Of course. Always, ma'am. Always. Okay. Salamat. Good morning. Ayun lang ho eh. Gusto nating malinawan. Willing naman daw mag-cooperate ng DepEd. Kasi lumabas sa ilang mga dyaryo ngayon. Parang sinasabi, tsup eh. Parang tinabla raw ng DepEd ang PNP. Pero ang sinasabi lang ni Secretary Briones, di eh. Nagbibigay pa rin kami. Pero kung tatanungin mo kung may asawa o dalaga ito, hindi naman siguro kasama yun. Bakit mo tatanungin kung dalaga o... Kunwari ako, tatanungin ko si Michael, dalaga ba ito o may asawa? Bakit mo tatanungin? Dapat tanungin mo kung ano mga paniniwala ni Teacher Aiko. Kunwari si Aiko, nagtuturo ng sa grade 3 sa Pasay. Nagtuturo siya sa grade 3 mga students. Ay gusto lang natin malaman kasi miyembro siya ng ACT, Alliance of Concerned Teacher. Pero kung tatanungin mo, may asawa ba si Maiko o dalaga? Bakit mo tatanungin niyo? Ano kinalaman naman ng kanyang paniniwala? Kung sabihin ni Maiko, wala, pero may boyfriend ako, no? At siloso boyfriend ko. Kayari. Nag-uusap kami hanggang madaling araw, kaya nasira na ng cellphone ko, nabasag. Mga ganun ba? Ganun mga tirada. Alas 10:42. Aha. Ay. Okay. Alright. Break muna tayo. Siguro. Alright, bayan. Sandali lang. Break muna tayo. Huwag ho kayong bibitayo. Hindi pa ho tayo tapos dito, ha. Sandali lang. Alas 10:42 ng umaga. Alright. Tuloy-tuloy ho tayo, bayan. Alas 10:47 na ng umaga. Nasa linya po si Assistant Secretary RJ Echeverri ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga, Asek Echeverri, sir. Magandang umaga po at mabuhay inyong programa. Salamat po. Sir, ito pinag-uusapan namin ngayon dito sa studio, itong patungkol po sa ika nga na sinasabi ng DepEd na hindi nila papayagan ng mga pulis na kumare, huwag pumunta sa mga eskulahan para magtanong-tanong, mag-imbestiga at saka yung pagbibigay daw ng informasyon laban sa isang teacher sa PNP, labag daw po ito sa Privacy Act at hindi... Pero sa akin lang naman, sabi naman po ng PNP, yung Privacy Act na yan, hanggang saan ba yan? Kasi papano kung yung isang tao na yan threat sa national security natin? So, covered pa rin ba siya ng Privacy Act, Asek, sir? Yes, good morning ho sa inyo lahat. Opo. I think there was already an agreement. Opo. And at the same time, nagkausap na ho sila Secretary Eduardo Anyo at ang DepEd, no, kay Secretary Briones regarding on the matter. Although they are still threshing out, no, kasi medyo
nasa gitna eh. Gitna yung legal legal query, no? Kung respect towards privacy ng mga teachers over yung national security. Opo, dahil opo. Dahil nga yung sa pagtatag natin as terrorist na yung mga komunista. Opo. At the same time, ano yung magkakwalify na ikaw ay as, kung ang act, no, as a party list is associated with the communist, does it follow na they share the communist sentiment? And thus, yung mga members ng ACT teachers, do they also violate such a law? Kasi you should not be, as a teacher and a public, kasi they are considered public servants na rin. Exactly. They are employed by the government. So, they should also follow civil service laws. No? And at the same time, DepEd regulation, hindi dapat na nagagamit ang mga teacher lalong higit sa mga communist activities. No? Right. So, these are things na makabago pa. Hindi naman sa makabago, pero kailangan pag-usapan ng matindi ni Secretary Eduardo Anyo at which I think they are doing right now. As to the details, no, they're still threshing it out at this point in time. Pero for the meantime, ang naging agreement yata temporary ano muna tayo, status quo muna, wala munang galaw muna siguro na investigation muna for the meantime. While or yung pag-investigate o pag-check ng mga pulis siguro, for the meantime that Secretary Eduardo Anyo and Secretary Bionis are still threshing out the issues. All right. Sir, may iba tayo ng punto. Aseka Echeverri, I don't know kung pwede ho ninyong sagutin ito. Ang DILG po ba ay minamanmanan at binabantayan itong investigasyon na ongoing ngayon sa pagkamatay nitong executive assistant or tao ni COMELEC lawyer at former congressman Glenn Chong, itong kanyang tao na si Red Santillan na napatay because the PNP is claiming he was killed in a legitimate operations at siya ay suspect sa involved sa robbery holdup gang na operating in Region 4. But then again, Attorney Glenn Chong is saying na give me the evidence, bigyan mo ako ng ebidensya na mag-DDN sa tao ko na siya ay talagang membro ng robbery holdup gang dyan sa Region 4. Eh hanggang ngayon daw, sir, hindi pa naman siya binibigyan. Mahigit sa isang buwan na itong nangyaring patayan na ito, hindi pa siya binibigyan ng PNP ng kanilang mga evidence versus Red Santillan. So ano hong stand dito na DILG? Is the DILG monitoring this event, this investigation, ASEC? I think it's very closely monitored because may mga existing institutions for attorney to seek remedy. Opo. No, to seek due course. Like for example, NAPOLCOM. At si Secretary Eduardo Anyo naman is chairman naman ng NAPOLCOM. Sa mga ganitong bagay na questionable para sa kanya, yung implementation or pag-iimbestiga or paggalaw ng isang pulisya could always course it through the NAPOLCOM and question it in NAPOLCOM or better yet, you could question it in court. Mayroon siyang cause of action to file a case in court. Abogado naman po siya. I think he can defend himself well and his client. Kaya lang, since nga namatay na yung kliyente, there are other due course rin to investigate kung may foul play ang ginawa ang PNP, nandiyan naman rin po. Kasi, Asek, he was promised daw na, sige, sa tinatanong niya kasi ang PNP leadership, kung may ebidensya ako, sige, pwede ba bigyan ninyo ako because you are saying na sinurveillance namin yan, positively identified siya sa isang na miyembro siya ng robbery holdup gang operating siya sa Region 4. And Attorney Chong was saying, telling them, kung meron ho, pwede ho ba bigyan ninyo ako para mapag-aralan ko rin ho talaga kung itong, and I will keep my mouth shut kung talagang my man, this guy, ha, itong aking assistant, involved talaga sa robbery holdup gang. Otherwise, Glenn Chong kasi believe, sir, na siya talaga ang target nito, hindi itong tao niya dito sa execution na ito. Again,
Ulitin ko lang po, no? But it's so difficult to just put a blame on the police. No? Exactly. And at the same time, to even question their integrity, the information that they use to hunt or minimum hunt, apprehend the person. Again, they are actually forced for a penalty and to follow. Mm-hmm. If he thinks that he is being violated, kahit sa kami, we will not tolerate if it was falsely done by the police. Yeah. Provided he follows the right due force. Mm-hmm. See, President Duterte man will not tolerate anything that would, you know. Tama. Napatunay na ho namin yan kay Kian. Mm-hmm. Kian De Los Santos, exactly. Yung mga police man ho na nagkamali doon, talagang hindi naman tinolerated. He was very clear on that. Mm-hmm. Basta, if he thinks he's being violated at mali naman talaga, mm-hmm. they due course to follow that path, and we will monitor it closely. And it's so premature for us to comment at this point in time kasi I think it's being investigated pa rin. Mm. And I think he's a lawyer. What to do. Right, right. Lastly, Aseka Echeverry, sir, dito po tayo muna sa Quezon City. Meron hong, I don't know kung naririnig nyo na or nasa radar na ho ng DILG na mukhang unti-unting pinapatay ng sugal na weteng, yung STL ng PCSO. Itong weteng daw sa QC run by a certain Ryan, it's killing the STL. So walang kinikita ang STL ng PCSO because of the wetting nga nitong isang alias Ryan. Ito po ba ay pasisilip ninyo sa QCPD, ikang sa veracity of this report which I receive through some informant, ASEC? Sir? Ayun na, naputol. Mm-hmm. Bueno! Okay na, sa kwadro lang tayo, kay General. At saka doon tayo sa PCSO. Aba nasa tungkian lang ng ilong na PCSO itong wetting na ito. Diyos ko po naman. Eh ganoon naman daw talaga ngayon eh. Yung operator ex, kunwari na STL, ikaw, binigyan ka ng prangkisa, ikaw, Engineer Mariscotes. Magpapawetting ka pa rin. Kasi, mas malaking kita. Kasi yung kumbrador mo, kunwari, si Miko ang kumbrador mo, sasabihin ni Miko sa'yo, sir, ito po na kubra ko. 10,000 maghapon. Ano ba ito? Ideklara natin o hindi? Ah, hindi. Ideklara mo lang 1,000. Yung 9,000 sa wetting. Pero pag tumama yung wetting, ang magbabayad si STL. Ay, ganun. Ganun yung style dyan. Bueno, oras po natin alas G57 ng umaga. Huwag po kayong bibitiw bayan, ha? Hindi pa po tayo tapos dito. Marami pa tayong pag-uusapan. At ito nga't pinag-uusapan natin. O, ito na. Si Sir Florante Solmerin ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Magandang umaga, Sir Florante Solmerin, sir. Magandang umaga, Sir Erwin, at sa lahat ng inyong mga takapaginig. Ay, paparating ko lamang ho sa inyong tanggapan, sa inyong kaalaman. Kawawa naman ang PCSO. Ako naman ho, ang aming opisina, binipisyaryo nito. Araw-araw may pinapadala kami at araw-araw may tinutulungan. Dito yeah. Ro sa Quezon City, yung wetting, kumukubli doon sa STL. Pero kung titignan mo, pinapatay niya yung STL. Entonces, imbis na mapupunta lahat sa STL sa PCSO, napupunta lamang doon sa wetting yung kubransan. So, nalulugi ang PCSO. Then, entonces, hindi itutulong sa mga kapuspalad ating kababayan. Pwede ba itong manmanan, Sir Florante, at patigilin at tuldukan ng PCSO itong wetting dito sa QC, Quezon City? Yes, Sir Erwin, nakatutok po kami dyan dahil when in fact may dumarating sa amin na impormasyon na gano'n na may mga illegalista pa rin gumagamit ng STL na palaro natin. Oh, oh. So tinututukan ngayon yan at sa pagkikipag-ugnayan din natin sa National Bureau of Investigation at doon sa mga
Quezon City UCPD, ay malalaman din natin yan upang sa ganun ay matigil po yan. Nag-issue na ng warning yan palagi yung ating General Manager Alexander Balutan na dapat pati mamamayan ay makipagtulungan. Correct. Kung kayo tumaya sa illegal. Dahil lang, ang bagsak din nyo naman, naman kung walang-wala kayo, ay open po yung pintuan ng PCS o para kayo po ay dumulog ng tulong. Mm-hmm. So sa legal po kayo dahil nanggagaling yung pondo na pwedeng iayuda sa inyo ng PCS. Pero ang style yata ng ilan na Sir Florante, yung kobrador ng Esteli, siya rin yung kobrador ng Kuwete. dapat magkaroon tayo ng sapat na yan, tinatrabaho din yan Erwin para makakuha tayo ng sapat na ebidensya kasi that would be ground yan for termination ng kanyang authority to play STL yung ating nakakalungkot kasi sir ito sa wedding kasi yung kita dyan hindi naman na nakakatulong sa kababayan natin unlike sa STL na malaking na itutulong. Kami ho, hindi na ho tayo lalayo. Yung aking opisina, yung Erwin Tulfo Center for Media and Public Service. Araw-araw, may pinapadala kami 10 hanggang 15 katao humingi ng ayuda dyan sa PCSO. Alam ho nila dyan sa ika nga ay opisina ninyo dyan sa baba. Alam nila na lagi kami may pinapadala, may referral. Kaya nakakalungkot to isipin na para mapunta sana sa pagpapagamot na mahirap, ay napupunta lang sa bulsa ng ilang mga operator nitong wetting na ito, mga gambling lord, Sir Florante. Yes, dapat magtulungan tayo, pati sa media, sa mga local government, yes, PNP, sa lahat ng law enforcement agencies, upang matigil yan. Kasi yan naman yung objective ng Executive Order Correct. Number 30 ng ating Pangulo. Correct. So, yung kanyang all-out war versus all form of illegal gambling. All right. Sir Florante Solmerin ng PCSO, maraming salamat po. Magandang umaga at mabuhay po kayo, sir. Thank you very much, Sir Erwin, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Magandang umaga po. Eh kasi nga naman, ready na si mamaya pagbalik natin si General. Ano? I-report lang natin kasi nga ho. Eh kaya nga kung kayo ay nagtataya sa wedding, wag na ho, doon na lang ho kayo sa STL. Nakakatulong pa ko kayo sa kapwa ho ninyo, yung mga kapuspalad, yung walang pambayad sa pagpapagamot, natutulungan yung bahagi ng taya ho ninyo. Kahit na yung taya nyo, 2 piso na yan, 5 piso na yan, ilang porsyento dyan na pupunta sa pagpapagamot ng kababayan natin, yung pumipila po dyan. Kami na lang ho yung aming tanggapan, araw-araw eh, may pinapadala ho kami dyan sa PCSO. Para humingi ng ayuda, hindi makabayad ng bill. Kunwari yung kanyang hospital bill, aabot ng 50,000. Pinapadala namin sa PCSO. Oh. Pag kulang pa rin, malasakit center na ang tumutulong dyan. Minsan, kunwari, ibigda sa 50,000 na budget, ang kayang sagutin ng PCSO, 15,000. Ilalapit namin sa malasakit para sagutin yung 35,000. Ganun yun. Pero kung taya kayo ng taya sa wedding, ano na may bibigay ng PCSO? Bueno, alas 11:02 ng umaga. Ay, nagdarasal ho kasi si Engineer Rolly, kaya hindi pa ho tapos. Tinapos ko na, sinabihan ko na ng amin. Oras bayan, alas sa 11:07 ng umaga. Hoy, pabati ra, pabati. Tinexto ako kaninang umaga ng mga bus driver ng Partas. Super Deluxe Category and Luxury Category. Biyaheng Tiplex Puso Rubio na ang linya ay Lawag, Cubao, Bigan, Cubao, Abra, Cubao, Pasay, Abra, Pagudpod, Pasay at Lawag, Pasay. Ay, ingat-ingat kayo mga super dyan ha at mga konduktor ng Partas ha, yung biyahe sa mga lugar na yan. Good morning po at mabuhay kayo. Happy birthday Gonzalo Perez ng Canada. Ay, alas ngayon po araw ng Miyerkules po doon, gabi po ngayon doon. Alas 10 ng gabi ho doon. Sir, maari po bang tanggalin ang mga empleyado sa isang kumpanya dahil sa hindi nila pagpasok ng sabay-sabay? Dahil sa hindi nila sila nabigyan ng dapat sa kanila? Tinanggal po sila sa trabaho dahil sa hindi nila pagpasok isang araw para Maki Dientre. Ay maawol ho kayo. Dapat kung ganun, sana nag-strike na lang ho sila. Hindi ho po pwedeng ganun. Pero pag-usapan ho natin yan, pwede ho kayong sumadya sa aming tanggapan sa number 58 Timog Avenue, Quezon City.
O di kaya tumawag po kayo sa aming hotline sa 410-6726. Ano po? Para sa ika nga ayuda. Teka muna, nasa linya na po itong aming kaibigan ko ito. Oh, magaling magmotor ito eh. Si General o Chief Superintendent Joselito Esquivel ng QCPD. Magandang umaga po, General Esquivel, sir. Ay, magandang umaga po rin po sa inyo. Sampunan ninyong tagapakinig. Opo, opo. Aha. Abay, una po sa lahat, congratulations, sir. Ha? Wala humpuknat yung mga bata ninyo, lalo nyo sa batasan na yan. Talagang halos gabi-gabi, Diyos ko po, nakakahuli sila. They always arrest and net, ika nga, mga suspects involved po sa illegal drug trade na mandato ng Pangulo. Kaya congratulations po sa kanila at sa mga miyembro po ng QCPD na mga no-nonsense operations po talaga ay nakakatulong po sa pagbawas itong problema ng droga sa ating bayan, General. Opo, opo. At yun nga po ang ating pinapatupad. At sa katunayan po, nung Martes po, yun ang 11th. Hindi ko sa 8 buwan na zero crime ang Quezon City. Ay, salamat sa Diyos. Oo. Pati nabawasan din yata, sir. Dati, capital ng Karnaping ang Quezon City. Mukhang nabawasan na rin, General. Wala, halos zero na. Halos zero na. Oo. Sa 8-focus crime, kasama po yung Karnaping. At nakaka-11 na po tayo ng araw, sa 9 months. Walang crime. Yung mga Karnaping, inahabol ho natin agad yan pag pumasok ng Quezon City. Ay, hindi na tayo ano ba ang sekreto, sir? Baka pwede natin i-relay sa ibang mga distrito. Sabi nito nga, engineer ko rito, abe sir, ang sekreto ni General Esquivel, naglagay siya ng mga bus na biyaheng heaven. Yung kasi sinasabi ni Pangulong Duterte. Diyan lang daw sa QCPD meron yan. Express pa daw, sir. At libreng pamasahe. All the way to heaven. Hindi naman, no. Dito biro lang, sir. Biro lang. Dito konti na yung krimi natin. Halimbawa, katulad ng robbery. Uh-oh. Minsan, isa na lang yan sa isang araw. Labing-dalawa yung space sa commander ko. Sabi ko, bakit nagkaroon ng mandurukot sa area mo? Uh-oh. Kulang ang patrol mo. Uh-oh. I-produce mo sa akin ka ako kung nasa na yung mandurukot na yan. At karaniwan yung mandurukot, dayo. Hmm. So kahit na taga-iba ang siyudad siya, minimisyo ng mga bata ko yan, ibinabalik namin sa Quezon City at Karatuan. Kaya nakana namin krimen for krimen. Ayun. So, bire mo, 12 police station, isa lang may robbery. So ikaw lang, ang very luck. Hanapin mo ako sa akin yung mandurukot na yun. Ipurukot mo yan sa akin, buhay or otherwise. Maganda ho yan. At saka isa pa, Karnaping, sir. Ngayon dati, Diyos ko po, nakanguso na yung sasakyan mo sa garahe mo, ha? Kaya kakarnapin, pag-gising mo bukas, wala na. Ngayon, medyo kampante mga kapitbahay ko. Kahit dyan lang sa labas ng kalsada, pinarada ang sasakyan. Yung nga lang, nagkakatrapik. Abay, kampante sila na hindi na nakakarnap, General. Ganun din po ang trato namin dyan. Basta may pumasok ko ng Quezon City, inahabol namin yan. At kausap po namin lahat ng anti-karnapping ng lahat ng district. At saka yung Highway Patrol, talagang pinagtutulong-tulungan. Actually, miski kami Quezon City, tumatayo kami sa Caloocan, sa Maynila. Ayun. At kailangan concerted effort yan. Eh. So, meron kami tabakuhan once a month. Pinag-uusapan namin yung Karnaping. Sabi nga, biro-biroan namin dito, sir, matindi raw dyan. Meron daw bumibiyahe dyan yun, Esquivel Bus Line, papuntang heaven. Dyan ang terminal, dyan daw sa may batasan, sir. Biro lang, biro lang, General. But anyway, congratulations, sir. Talagang ramdam naman ho ng mga tiga Quezon City, lalo sa mga liblib na lugar, that they can walk safely and freely at night, na hindi sila kakabakaba na mahablutin sila dyan, gahasain. They feel safer these days, General. So congratulations po sa inyo at sa inyong mga tauhan, General. Opo, opo, opo. Kasi araw-araw po tayo nang-arrest ng violation ng city ordinance between 1,000 to 6,000. A day po yun, walang tigil. Aha, aha. Sir, isa pa ho ba, panghuli na lamang, ito may re-report lang ho ko sa inyo dahil marami na hong nag-text sa akin, sinusumbong. Ito rong isang alias Ryan na bagamat meron daw, pinapatay daw yung STL ng Quezon City, ito raw yung nag-ooperate ng weteng. Baka pwede raw mapatigil. Kausap ko na rin po yung Mr. Florante Sumirin, tagapagsalita ng PCS, at sinasabi niya, nakikipag-ugnay na raw sila sa inyo para matuldukan itong weteng dyan ng isang Ryan dyan na sa QCPD. Kasi sir, sa totoo lang, yung opisina po namin, ako at saka si Tol Rapi, at saka Tol Ben,
Araw-araw may pinapadala kami ng mga pasyente na sa PCSO para mabigyan ng ayuda. Eh kung mamamatay ang wedding dahil sa mamamatay ang STL sa wedding, eh mabuti ipasara na lang po itong wedding dahil hindi naman nakakatulong sa kapwa natin, General. Ay, salamat po at maliwanag naman po ang polisiya ng ating national headquarters diyan. Bawal talaga yung wedding. Opo. Hayaan niyo at may one strike policy ito diyan. Tayo, utusan ko ang ating mga station commander. Ay, salamat. Opo. At mag-launch ng operation. At pagka district ang nag-operate, alam na nila yon, relieve sila. Nako! Hindi lang relieve. Okay. Yung mga loko-loko, buwi-biyahe talaga. General Joselito Esquivel, QCPD Director. Maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, General Sir. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ayun. Alam ko na Esquivel Bus Line. Diyan nakaparada yon sa may batasan. Esquivel Bus Line. Biyahing heaven. Doon sinasakay nila Marlowe. Sinasamahan pa nila Marlowe. Ay, sa report niya. Kagabi nga lang, walang kuan biyahe. Iba naman na sinakyan. Kasi yung pulis na napatay sa Quezon City, iba naman na sinakyan. Ang sinakyan yata, no, parang Salome Bus Line. Yung inambus na pulis. Yung isa namang nagmumotor rider na sobrang kalasingan, binangga niya yung dump truck. Iba naman. Rolly Transport Services ang sinakyan. Oo. Hindi Esquivel. Yung Esquivel kasi exclusive para sa mga kriminal. Yun ang bus line ng mga kriminal. Ang kuwan niyan dyan sa may Payatas, ang terminal niyan. Gusto mo aircon? Pwede. Gusto mong normal? Pero din. At tayo dito sa Tutok Erwin Tool, namimigay kami ng tantayang ticket. Libre. Non-stop. Kasi may stop din yan eh. Sa purgatorio may ganun, may stopover. Yung sa atin, diretso. Diretso sa impyerno. Ay! Oras, alas 11:15 ng umaga. Nako, ito, oh. Patuloy sa pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng sakuna at kalamidad, si Special Assistant to the People, Kuya Bongo. Ito yung sinasabi natin, bayan. Ha? Ito na eh. Gumagana na ho ngayon, nararamdaman kasi ng mga nasa ibaba, sa mga salat, sa mga walang-wala, ha? Na merong tumutulong sa kanila, sincero. Kaya yung mama from number 27 na posisyon dati noon sa pagkasenador, nasa 14 na ngayon, kumakatok na sa number 12. At ang pinakabago niya ngang tinulungan ng mga nasunugang residente nitong nagdaang linggo lang, sa barangay NS Amoranto, Quezon City, narito ang report. Personal na kinumusta ni Special Assistant to the People, Kuya Bongo, ang mga residenteng nasunugan sa may barangay NS Amoranto, Quezon City. Nandito lang po ako para tingnan po kung ano po pwede namin maitulong sa inyo. Kahit konting tulong lang naman po. Nasa 16 na pamilya ang nawala ng tirahan matapos matupok ng sunog ang 7 bahay sa lugar nitong nagdaang linggo ng umaga. Sa kanyang pagbisita, bitbit ni Kuya Bongo ang donasyon tulad ng pagkain, damit at ilang pang pangangailangan ng mga naapektuhang residente. Nangako rin ang dating kalihim ng tulong para muling makabangon ang mga pamilyang nawala ng tirahan at mga kagamitan. Sabi ko magpapadala po ako bukas ng matres at saka yung dalawang pasyente po nila. Admitted yung isa naman may sunog po yung paa at saka yung kamay. Sabi ko ipapadala ko po sa specialista. Yung mga nag-aaral po, bibilhin natin ng mga gamit nila para makapagpasok na sila sa eskwelahan. Kakatok din daw si Kuya Bongo sa mga ahensya ng gobyerno para bigyan ng karagdagang ayuda mga residenteng nasunugan sa lugar. Papakiusapan ko rin yung mga dati ko kasamahan sa gobyerno tulad ng NHA, DSWD, DOH, PAGCOR, and PCSO na makatulong rin sila ng kahit konti lang po. Samantala, naniniwala naman si Kuya Bongo na manunumbalik ang magandang relasyon ng grupo makakaliwa at gobyerno ngayong taon. Yan ay sa kabila ng napabalitang plano ng CPP-NPA na pabagsakin ang Administrasyong Duterte ngayong taon. Personally po, hopeful po ako magkakaroon ng peace talks this year. I'm addressing myself sa mga left. Alam niyo po, si Pangulong Duterte na lang pong pwede niyong makausap. Huwag niyo na pong sayangin yung natitira niyang 3 taon at kalahati. Marahil baka magsisi kayo pagkatapos ng termino niya ay walang nangyari. Binigyan na po kayo lahat ng tsansa ni Pangulong Duterte.
Ikinatuwa naman ni Kuya Bongo ang patuloy na pag-endorso sa kanya ni Pangulong Duterte sa kanyang pagtakbo sa halalan sa Mayo. Ayoko namang i-promote yung sarili ko. So hayaan na lang po natin yung ibang tao po ang makapagsalita tulad ni Pangulong Duterte. Kung yun po ang tingin niya po sa akin, magpapasalamat po ako. Weng De La Peña, Radio Pilipinas. Okay. Mm-hmm. Ay, mamaya pa pala. Kala ko yun na yung kwan. Mamaya-maya, makakausap natin si Kuya Bongo. Sana naman kaya ito. Naghahanap ito ng lakad gabi-gabi. Hindi gimmick. Ikaw naman engineer. Naglakad, sino matutulungan niya? Oh. Pati ka muna. Sa ibang balita naman bayan, isang police crime. Mga kasamahan na ito ng mga bataan ko eh. Mga miyembro pala ito ng PNP, Police Security and Protection Office, PSPO. Kumakain lang sa isang bulaluhan. Sus, Diyos ko. Tinambangan ng isang tumakas na gunman. Pagbaril sa biktima, huling-huli sa CCTV. Narito ang report. Bandang alas 9 kagabi, makikita sa kuha ng CCTV ang lalaking ito na kumakain sa isang bulaluhan sa may JP Rizal Street, Barangay Marilag, Quezon City. At nang pabayad na sana siya matapos kumain, isang motorsiklo naman ang dumating. Huminto ito sa likuran ng lalaki, bumunot ng baril at sunod-sunod na pinaputukan ang biktima. Maswerte namang hindi tinamaan ang isang babae na may bit-bit pang sanggol na agad nakatakbo matapos ang insidente. Sa isa pang anggulo, makikitang nagpulasan ang iba pang mga customer matapos pagbabarilin ng isang naka-sweatshirt at helmet na lalaki ang biktima. Nahuli rin sa CCTV ang pagsiguro pa ng suspect na patay na ang biktima bago tuluyang humarurot at tinahak ang direksyong pa Aurora Boulevard. Kinilalang tinambangan na si SPO2 Venancio Hidalgo Jr. nakatalaga sa Police Security and Protection Group sa Camp Crame. Kwento ng isang opisyal ng barangay na nataong kumakain din sa loob ng bulaluhan, inakala niya raw ay nagpaputok lang kaya sisitahin niya sana. So nung paglabas ko, nung dito na ako sa gate, nakita ko nga na ayun, na may ano, naka sweatshirt na orange, naka motor, kaya lang full face helmet. Isang tama ng bala sa batok at dalawa sa likod ang tumapo sa buhay ng biktima. Ay naman sa barangay, dayo sa lugar ang biktima pero pamilyar daw sa kanila dahil madalas kumain sa naturang bulaluhan. Ang biktima ay lagi kumakain dito sa bulaluhan na ito. Ang biktima ay isang pulis. Naging estudyante ko sa master sa PSBA yan. Kumakain lang dito once in a while. Blanco naman ang pulisya sa motibo sa krimen. Sa ngayon, patuloy ang kanilang investigasyon para matukoy ang pagkakilanlan ng nakatakas na suspect. So yung suspect natin dun sa pamamaril, still on look pa rin tayo para ma-identify kung sino yung may gawa at yung possible na motibo under investigation pa. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Alas 11:21 na umaga ito ha. Ay, Mico Kalongi, makinig ka rito, ha? Gregorio Cabrera, Mario Carlos, at LJ Kalongi, ha? At isang engineer Mariscotes, makinig ka, ha? Lasing na lalaking pinaharurot! Kalain mo yan, lasing na. Pinaharurot pa ang motorsiklo sa may Cubao! Ayun! Patay matapos bumangga sa isang dump truck. Bakit naman kasi dapat paglasing na ho, hindi naman nagmamaneho eh. Ay makinig kayo yung mga nagbumotor-motor, pare-pareho tayo nagbumotor. Eh kung yung apat na gulo nga sa kotse, mahirap timbangin paglasing ka. Dalawa pa. Sus, kayo talaga naman oh. Biktima, hindi naman hinintuan nakasal ko po kang sasakyan. Tinakasan pa, Diyos ko po naman oh. Ay nako, narito ang report. Sa kahabaan ng Cambridge Street sa may Cubao, makikita sa CCTV ang isang motorsiklo na mabilis na humarurot bandang alauna imedya kaninang madaling araw. Sa New York Street naman, makikita ang pagdating ng isang dump truck na padaan sa intersection ng Cambridge Street. Maya-maya pa, dire-diretsyong sumalpok sa truck ang motorsiklo.
Agad bumulagta sa kalsada ang sakay ng motor habang hindi naman huminto ang truck. Dead on the spot ang sakay ng motor na kinilala ng kaanak na si Jomar de la Cruz. Ayon sa pamangkin ng biktima, galing sila sa inuman ng tiyuhin nang magbuluntaryo itong ihatid ang isang kaibigan sa may Kamyas. Eh sabi ko sa kanya kanina, sabi ko mag-tricycle na lang kayo kasi huwag na kayo mag-single. Kasi motor ko yan eh. Eh kulit na kulit sa akin kaya di ko na mapigilan. Basag ang bungo ng biktima na walang suot na helmet nang bumiyahe at mabangga. Tumakas naman ang nakasalpukan itong dump truck na hindi naplakahan. Panawagan naman ang kaanak ng biktima, sumuko na ang driver ng truck para panagutan ang pangyayari. Ingin na lang kami ng tulong kung sino man nakabangga sa kanya. Para nga panagutan niya man ang nangyari, kung ano man ang akidente nga na ano niya, nadatnan niya, dapat huwag niya man takasan. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Pero sir, paalala rin ho, mukhang may mali din ho ang inyong kamag-anak. Huwag ho kayong magalit sa akin dahil ako yung nagmumotor rider din po ako. Yung alam, big bike ko sa akin. Number one, huwag ho tayong magmaneho pag lasing. Lasing ho yun eh. Number two, wala pa hong helmet. O ayan, tuloy. Siguro kung may helmet ho si Bossing, baka buhay pa. Basag yung bungo eh. Oh, tumalsik pa daw yung kwan, utak. Diyos ko po. Oh, eh, anong gagawin natin? Next time ho, wag na ho tayong magmumotor pag lasing ho tayo. Diyos ko po naman. Siguro si Bossing eh, tinignan niya kung anong mas matiba. Yung kalsada, yung semento o yung ulo niya. May sumalangit na wang yung kaluluwa. Lord, tanggapin mo ang kanyang kaluluwa. Ayan sinasabi ko, iba yung sinakyan niya kagabi. Doon siya sa Rolly Transport Group. Hindi siya doon kay Esquivel o kay Salome. Ay, nako, Diyos ko po naman. Hindi ho biro-biro yan, ha? Hindi ho biro-biro yan. Lasing ka na, wala ka pang helmet. Eh, yung helmet ko, protection ho ninyo yan. Hindi ho yan display ng, pinapadisplay ng gobyerno. O, ito naman, ito. Ah, ano ba ito? Namatay? Ha? Ay, buhay! Ay, hindi sumakay ito. Hindi sumakay doon sa express. Sa biyaheng heaven. Anyway, dating presong sangkot sa illegal na droga, balik kulungan matapos mahuli sa bypass. Suspect, giniit na naimpluwensyahan lang siya ng mga kaibigan. Narito ang report. Hiyang-hiyang humarap sa media ang isang lalaking inaresto sa isinagawang bypass operation ng Cubao Police Station sa Mepituazon Avenue, Barangay Socorro, Quezon City, bandang al-una kaninang madaling araw. 5,000 pisong alaga ng shabu ang nabili ng operatiba sa suspect na kinilalang si Felicio Liwag alias Jojo, 57 anyos. Narecover sa kanya ang 7 sachet ng shabu at ang bypass money. Si alias Jojo ay listed sa ating drug watch list. The same time, surrender siya. Noong 2016, doon sa double barrel natin, sa Plantokhang. Dati na rin daw nahuli sa kaparehong kasong droga si Liwag noong 2015 at naging miyembro ng Bahala na Gang. Pero nang makalaya, muli umano itong bumalik sa pagtutulak at paggamit ng illegal na droga. Base doon sa validation natin, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, tsaka yung mga kakilala niya, ng mga regular customers niya, sa taxi lang sila nag-transaksyon. Gate naman ni Liwag, hindi siya pusher kundi user lang din ng shabu. Sir, hindi sir. Bumili lang po sir ako. Bumili lang ako. Tapos? Yun lang sir. Isa lang piraso. Pero ang dami niyan sir. Hindi ako yan. Bakit po kayo gumadami? Pasama lang din po sa ganyang sitwasyon. Maharap si Liwag sa kasong paglabag sa R89165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng de la Peña, Radyo Pilipinas. Ayan yung mga sinasabi natin. Aha. Oh, nakulong dahil sa droga, nakalaya, balik na naman sa droga. Oh. Eh, lumalabas lamang minsan itong mga batas natin, kaya hindi mo rin masisi. Kaya hindi mo rin masisi kung bakit may mga biyaheng heaven. Diba? E pabalik-balik na lang. It's a vicious cycle eh. Ha? Hindi natututo. Ang kulungan kasi dapat ay magre-rehabilitate. Ha?
magtuturo ng leksyon doon sa gumawa ng kalukuhan kagaya niyan, pusher. Eh, balik na naman sa kulungan. Oh. Kaya nga next time sana, pinasakay na lang nila ito sa bus. Biyaing heaven. Dito papasok yung importansya na dapat meron ho tayo mga batas na may pangil. Batas na may mga ngipin. At ito po yung isusulong ng Alliance or Anti-Crime through Community Involvement and Support or ACCIS Party List or ACCIS 101. Ito po yung kanilang adhikain, ito po ang kanilang plataforma, mga batas na butas o mga batas na walang kwenta, pagtitibayin pa at patatapangin ng ACCIS. Ikagaya nito, Diyos ko po, pabalik-balik na lang. Oh. Eh sabi ko nga doon sa mga nominee, kay Eric Yap, kay Mrs. Jocelyn Tulfo at saka Ninia Tadora, yan po yung mga nominee nga pala. Asawa ni Tol Rapi si Jocelyn Tulfo. Ay pagtibayin yung mga batas nito, papatigasin pa. Dapat meron na tayong 3 strikes and you're out. Pangatlong ginawa mo na parehong kaso, huwag ka nang lumabas sa kulungan. Ah, diba? Dapat hindi ka na lumalabas dyan sa kulungan, dyan ka na, mabulok ka na dyan. Ito po yung adhikain, ito po yung isinusulong, isa sa mga sinusulong ng ACCIS party list. Huh? At isa nga sa mga nominee dyan, itong broadcaster na si Miss Ninia Taduran. Magandang umaga po, Mama Ninia Taduran. Nako, magandang umaga sa iyo, paring Erwin, at maraming salamat sa muling pakikipag-usap sa iyo. And Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ma'am, ito lang ho kasi, meron kaming kagabi, yung aming police reporter, nakuna ng nabidyohan na dati siyang nagtulak ng droga, nakulong ng ilang taon, lumabas, balik na naman sa kulungan, tapos labas, balik na naman. Parang wala, parang vicious cycle. Di ho ba? Alam ko, itong ACCIS, ang isusulong ninyo dyan ay kapag kayo pinalad na yung mga mas pabigatin pa, mas patigasin pa mga batas natin dahil parang walang pangil itong ilang mga batas natin na Miss Ninia. Ako, alam mo, paring Erwin, lalong katulad nyo na dapat mas lalong dapat mas matigas, mas patibayin pa yung ating batas. Kasi kung mga ganyong sitwasyon na paulit-ulit lang, parang nagiging recidivist na, dapat mga one strike pa lang, once na mahuli ka, mabulok ka na dapat sa kulungan. Kasi alam mo naman ang ACCIS party list. Correct, correct. Ang ating stand dyan, we are anti-crime crusaders. Mm-hmm. Alam mo naman pag mga krimen, drugs, talagang sumusuporta tayo sa ating pati mga yung kwan, ma'am Ninia, speaking of yung mga, di ba, sinasabi natin na biktima ba kayo o inaapi ba kayo? Pati yung mga OFW doon na binastos winalang hiya ng mga ikanga ng mga recruiter dito na ngayon naghihimas ng bakalares na hindi naman nila kasalanan na Miss Ninia. Oo, dapat nga one strike din yan yung mga illegal recruiter natin, mga illegal recruitment agency na yan na lalong binibiktima yung ating paulit-ulit yung ating mga kababayan na alam mo naman yung mga yan na kapatid Erwin, di ba? Ipinangungutang pa nila yan, lumuluwas ng Maynila para lang makapag-abroad, para mabigyan nga sana na magandang buhay yung kanilang mga kababayan. Pero ito naman yung mga mapagsamantalang mga illegal recruiter na ito, sila naman yung mga namamayagpag. Mm-hmm. So, kailangan talaga mabigyan ng pangil yan, mm-hmm, ng mahigpit na batas yung ating nang isinusulong dyan, mm-hmm, as anti-crime crusader, yung ating ACCIS party list, na talagang dapat one strike lang, dapat mabulok na sa kulungan. Eh kung may death penalty nga sana, di ba? Mas maganda para masampulan yung mga katulad nila. Ma'am Ninia, may kagabi ho, may kausap po ako na security guard doon sa isang restaurant, nagre-reklamo nga. At yung kanyan daw, SSS, the usual, mga pag-secure, SSS ang hindi nire-remit na mga amo or below minimum, 12 oras na raw pag pinagtrabaho, hindi lang pag-guardia, pati paglilinis, pagkakarpintero, trabaho niya na rin daw.
Ang tinatanong niya sa akin, dahil nakita niya sa billboard yung mukha ko, sabi niya, makakatulong po ba sa problema namin mga CQ itong ACCIS po ng party list na ini-endorso niyo, Sir Erwin? Eh sabi ko, makakatulong, ano ba yung problema? Ayun na nga, inilahad niya, misty niya. Ito ba yung matutulungan ng ACCIS itong mga problema ng mga CQ natin na laging problema, yung kanilang SSS hindi hinuhulugan, yung kanilang PhilHealth hindi rin hinuhulugan, Miss Nina? Isa yan sa ating priority, nasa priority list natin yan, kapatid na Erwin, yung mga security guards, dahil lagi nga namin sinasabi sa programa, di ba tayo, isa yan sa krusada natin na itong mga security guard ay sila yung mga the most exploited na workers in our country. Isa sa mga most exploited. Mm. Bakit? Diba? Alam mo naman yung mga security guards, 12 hours a day, no overtime pay, 13th month pay, 7 days a week, wala silang day off. So talagang it's about time na talagang mabigyan na ng tuldok yan yung kanila, yung paulit-ulit na lang na problema ng mga security agency na yung lagi silang inaabuso. Eh sabi mo nga, tama ka, ginagawa pa silang houseboy, lahat na, parang all around. Mm-hmm. So kailangan naman mabigyan natin ng ng dignidad. Mm-hmm. Mga kasi security guard sila eh. Aha. Meaning kailangan mabigyan, tapos at risk pa yung kanilang trabaho. Diba? So kailangan nga may insurance pa yan, aside mm-hmm. from yung mga benefits like SSS, PhilHealth, and pag-ibig. Kaya ipaprioritize natin pala. Anyway, Mama Dinya Taduran ng ACCIS, maraming salamat po sa inyong panahon. And of course, being an endorser po ng ACCIS, ito po ang ACCIS na ho tayo all the way. Maraming salamat po, Ma'am Nina. At kami rin, kapatid Erwin, kami rin po ay nagpapasalamat sa inyo. Mula po sa, mula po kay Mr. Eric Goyap, syempre sa ating first nominee, at kay Mrs. Jocelyn po Watulfo, at kami nga po sa ACCIS party list. Have a good day at maraming thank salamat po. Pagkausap mo si Congresswoman na Taduran, parang kausap, parang nasa ko ang karang. Tabi nga ni Eugene Laumok, akala ko nasa wanted sa radyo tayo. Wow, pare, bigat! Wala, Eugene! Nasa party list, nasa ACCIS party list si Nina Taduran. Hoy, tandaan bayan ha. ACCIS 101. ACCIS 101 sa balota. Yan po ang inyong bilugan, wala nang iba. Isa lang po ang pwedeng boto sa party list, ACCIS 101. Eh marami 'yan, 1 2 3 4 5. Bumunta ho kagad kayo doon sa 101. 101. ACCIS 101, yun yun. Kompletos Ricados. Ba? Kung ikaw ay inaapi, kasama dyan. Ikaw ay OFW. Ikaw ay binubuli. Lahat. Ikaw ay magulang. Kompleto. Ikaw ay gwardya. Ikaw ay karpintero. Ikaw ay sinibak sa trabaho. Lahat. Encompassing. Ika nga. Ikaw ay engineer sa radyo. Ikaw si Engineer Rolly. Pwede ka rin dyan. Ikaw ay gwardiya ng Radyo Pilipinas. Pwede ka rin dyan. Ay, commercial. Ay, ha. Oy, tika muna. Nasa linya na ng aming telepono. Walang iba kundi si Kuya Bongo. Magandang umaga, Kuya Bongo, sir. Magandang umaga, Kuya Erwin. Apo. Sir, una po sa lahat, congratulations. Ayon po sa latest sa Pulse Asia Survey, from 22 to 27, kayo ay sumipa kayo paakyat to 14 to 16 na ngayon. Kumakatok na ho kayo sa top 12. Mukhang nakikita na ng mga kababayan natin, lalo na yung mga maliliit na kababayan natin, yung ayuda ninyo, yung talagang puspusan at taos-pusong pagtulong ninyo. Kaya kayo po ay tinatangkilit, Kuya Bongo. And sabi nga po ng ilang mga political analysts, pag ganito ng ganito at tuloy-tuloy si Kuya Bongo makikita na tumutulong, ito ay papasok talaga sa top 12 na ito at baka nasa top 5 pa. Ano masasabi niyo rito, Sir Bong? Maraming salamat po sa mga nagtitiwala at sa mga naniniwala sa amin. Gaya na sinabi ko, patuloy po ako mag-servisyo sa ating mga kapatid. Isang sulok man kayo ng Pilipinas, basta kaya lang po ng aking katawan. Mm-hmm. At panahon ay pupuntahan ko kayo katulad ngayong araw na to, dito po ako sa Laguna. Uh-huh.
At mamaya naman po ay may nasunugan at may nakakalungkot na meron pong namatay dyan sa Paranaque na nasunugan po. So pupuntahan ko pa rin po ito. Nung nakarang araw rin po sa may Quezon City, kahit madaling araw po, dinalaw ko sila. At pangako ko yan, basta kaya lang aking panahon. At lalo po ako magsisipag. Maraming salamat po sa tiwala. Sana tuloy-tuloy na po yung pag-angat. At marami na po iba't ibang survey na nakataba ng puso. Number 8, number 10, number 3. Regardless po ng anong ranking po, importante po, trabaho lang muna tayo. Servisyo lang tayo sa ating... hindi ko muna iniisip yung survey sa ngayon. Pagamat nakakataba ng puso, mas lalo akong magsisipag. Nakakawala ng pagod. Yun nga ho ang observation ng ilan. Saan para ho kayo humuhugot? E gabi-gabi, uuwi ho kayo alas 4 ng umaga. May nagsabi ho sa akin na isang kaibigan, alas 4 ka na umaga umuwi, gigising, takbo na naman, magandang alas 9 ng umaga, ilang oras na tulog lang ho. Hindi naman, hindi ho kayo natatakot na baka magkasakit kayo, sir. Kung pumasok ka sa ganitong trabaho, handa ka na. So sabi ko, sabi nga nun sa nagsasabing, nagsabi na nahulog raw yung sinasakyan sa helicopter. Sabi ko, hindi po ako takot mamatay. At kung mamatay man ako dahil sa pagsiservisyo, ay masaya na po akong importante po, makapagsiservisyo tayo. So, wala pong makakapigil sa akin sa pagsiservisyo sa ating kapwa. At pangako ko yun sa taong bayan. Wala naman po kami ibang hangarin ni Pangulo Duterte, kundi kabutihan ng bawat Pilipino. At yun ang ginagawa namin. Ngayon, si Pangulo Duterte, very busy pa rin. Mm-hmm. At pupunta kami doon sa Bulacan mamayang hapon. Mm-hmm. Dahil po merong groundbreaking po ng dalawang project. Project po para sa mga kabataan. School building po. Mm-hmm. Pangako niya para doon sa mga wounded na soldier at saka sa mga police, mga housing po, sa kabahay po, sa mga, at sa, para sa mga illegal settlers po natin ng mga kapatid. Sir, noong isang araw, ako ay nandoon pa nga, ay binuksan itong 19th panglabingsiyam na Malasakit Center. At ngayong Biyernes, bukas yata ay pangdalawampu dito po sa Surigao, and then 21 sa Jensan. Sunod-sunod ho yata itong pagbubukas ng mga malasakit centers natin na Sir Bong. Continuing program po ito ni Pangulong Duterte. Nakapagbukas na ho tayo ng 28 sa Batangas nung isang araw. Nung opo, 28 na. Diyos ko po. May 21st po yung sa Surigao bukas. Nagagal na po itong ginagawa. Mm-hmm. So, ngayon, ready for opening ho. Pwede na hong gamitin ang ating mga kapatid. Mm-hmm. So, ito naman, one-stop shop. It's a ang Malasakit Center, one-stop shop po ito para hindi na kailangan palipat-lipat ng opisina ng ating mga kababayan na pupunta po sila ng PCSO, PAGCOR, PhilHealth, DSWD, and DOH. Noon po yun, ubos yung panahon nila, ubos yung pamasahe, isang linggo silang iikot at papatak pa yung bill nila. Ngayon po ay isang bubong na lang at makakatabi na po yung representative nila dyan sa isang kwarto. Nandiyan ako sa isa. May mga kanya-kanyang mesa sila at tutulong. Pangalawa, meron po itong express lane para sa mga senior citizens po at sa mga disabled. Pangatlo, ano ba kwalifikasyon nito? Basta ikaw ay Pilipino, qualified ka po. Wala na pong ibang kailangan pong isubmit. Sir, panghuling katanungan na lamang. Marami kasing mga marami ho kayong video, sir, at sa mga social media, mga picture o maging sa TV. Pag kayo ay pumapasyal sa mga nasunugan, kayo pumapasyal sa mga namatayan o maging sa ospital, Sir Bong, pag nilapitan ko kayo, niyakap kayo, parang naalala ko tuloy yung isang TV host na malapit sa mga masa, parang ganun din ho, naiiyak ang mga matatanda, bata, parang pag nakikita kayo, nagkakaroon ng hope. Ano ho ba yung binubulong ng mga ito? At bakit ho sila naiiyak, sir, pag nakikita kayo? Sa totoo lang po, naiiyak rin po ako. Makayakap sila. Mm-hmm. Bata man o matanda. Mm-hmm. Maikli lang yung buhay natin. Mm-hmm. Make the most out of it. Kung ano yung pwede mong gawin para sa kapwa mo, gawin mo na ngayon. Mm-hmm. Huwag mo nang ipasbukas pa. Mm-hmm. Dahil maaaring susunod na araw, wala na tayo. Mm-hmm. So kung ano yung pwede natin i-share sa ating mga kapwa, ay gawin na po natin ngayon.
Ngayon marami pong bumubulo, nagpapasalamat. Sabi ko, po kami kasalamatan. Trabaho po namin yan. At kung ano pong pwede namin gawin sa inyo ay gagawin po namin. May isa po, sa mga nasunugan, sigla na lang pong iiyak. Isa po doon, buntis, iiyak. Sabi ko, pinipigilan ko lang po ang aking sariling umiyak din. At sinasabi ko lang ay huwag kang umiyak. Nandito po kami para makiramay sa inyo sa nangyari sa inyo. At sinasabi ko na lang, pinipigilan ko na lang po. Yun na lang po ang binubulong ko sa kanila. Sabi ko, trabaho po namin yan at huwag kayong magpasalamat sa amin. At may mga nakapagsabi ho sa akin, sir, na ilang media nakasama ninyo sa entourage, sa ganyan, ay pag may lumapit daw, hindi kagaya ng ilang mga politiko, yayakap, Pero sa inyo ro, kakaiba na kapag may binulong daw, tatawag daw kayo ng isa sa mga staff niyo, oy, asikasuhin mo ito ha. Bawat isang may problema, meron kayong katuwang na isang staff ninyo na sisiguraduhin na madideliver yung kanyang request o kahilingan na ibibigay within 24 hours o pinakamatagal na ho yata, dalawang araw, tinatawagan ng staff ninyo yung napangakuan ho ninyo. Talagang na-actionan daw kaagad. Sabi po ng ilang mga media na mga kasamahan ho natin na kasama nyo minsan sa mga ganyan. Sa totoo lang po, hindi lang ngayon, nung mayor pa po si Pangulong Duterte, talagang hindi ako napapalagay pag may lumapit at humingi ng tulong. Minsan, bago po ako matulog, tinatanong ko pa yung mga staff ko, ano nangyari, nasikaso nyo ba? Tulungan nyo. Ugali ko na talaga yun na hindi po ako napapalagay kung hindi nasikaso. Lalo-lalo na po yung humihingi ng tulong. Kaya nga po sila humihingi ng tulong dahil kailangan po nila ng tulong. Ayun. Hindi malalapit sa'yo yun kung hindi po nangangailangan ng tulong. So, gaya na sinabi ko, ibuhos na po natin ang lahat kung ano pong pwede nating gawin. Ayoko naman pong mangako ng pangako sa kanila na kaya natin ibigay ang lahat. Sabi ko, sa abot po natin makakaya, ibigay na po natin habang nandito tayo sa mundong ito. Alright. Former Special Assistant to the President and ngayon ay Special Assistant of the People, Kuya Bongo. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga tagapakinig natin, mahal ko po kayo. Salamat po. Aras, alas 11:45 sa ating pagbabalik. Makakausap natin si Attorney Glenn Chong. May nakikita pa ba siyang ikahustisya para doon sa kanyang assistant na si Red Santillan? Huwag ho kayang bibitay bayan, 11:45 a.m. Ang oras ay hatid sa inyo ng Alright bayan, tuloy-tuloy ho tayo, alas 11:48 na ng umaga, araw po ng Huwebes sa 10 ng Enero 2019. Hindi 18, 19. Eh karamihan, yan ang mga kamalian ng mga estudyante. Isusulat this 2018 pa rin. 19. Anyway, bayan, ito nga ho at nabanggit ho natin. May mahihita pa ba? May pag-asa pa ba? Mabibigyan pa ba ng hustisya si Red Santillan? Sino si Red Santillan? Ito po yung Chief of Staff, Executive Assistant ni election lawyer at dating biliran congressman Glenn Chong. Dahil balibalita ko po, Diyos ko po, matagal niya na raw inaantay ni Glenn Chong yung ebidensya na sinasabi ng PNP na mag-uugnay sa kanyang kaya Red na miyembro ng sindikato. Hanggang ngayon daw, mahigit isang buwan na napatay ng police, wala pa silang binibigay na ebidensya. Baka ginagawa pa. Magandang umaga, Attorney Glenn Chong. Hello, Sir Erwin. Magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig po, nanonood po sa atin sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Oo. Baka ginagawa pa yung ebidensya, kaya hindi pa naibibigay sa iyo. Baka hindi ginagawa, kundi fabricating pa muna para may maibigay sa iyo at pinapalis yung kanilang ebidensya. Actually po, sir, sa pagkakaalam ko, meron na po silang ginagawang pagluluto ng ebidensya. Ayun, pagluluto. Tama. Ngayon, sir, is 1 month to the day na pinatay si Richard Santillan. At dito ko po sasabihin sa programa, kayo po talaga na una ni Ombudsman. Sir, sandali lang, napuputol-putol kayo. Tawagan ka ng staff namin. Sir, baba mo yan, tawagan ka namin. Medyo masama ang signal, sayang eh. Tatawagan ka namin kagad. Tawagan mo na may, dito na naman niya sasabihin daw, kaunaw na ngayong araw. Kasi ito ngayon pala, 1 month ngayong araw na namatay.
si Red Santillan. Oh, 1 month. December 10. Napatay. Sus, Diyos ko po. At niluluto pa ng PNT yung ebidensya. Diyos ko po. Nako. Ay. Ha? Eh, niluluto pa. Ano magagawa natin? Eh, baka hilaw pa. Kailangan ilaga pa siguro. Kailangan ilaga pa. Tingnan mo, mayroon dyan. May nagsasabi. Tinatago siguro. Sabi dito sa ako, ano? Sa sulat, sa text. Saan na ba yung, oy, ito. Kung wala silang tinatago, bakit ayaw makipag-cooperate? Yun ang sinasabi. Nagbabalik po si Attorney Glenn Chong. Alam mo, Attorney Glenn, meron dito, yes, mga sir, text messages mo sa kababayan natin na saying, kung wala silang tinatago, bakit ayaw makipag-cooperate? Sinasabi. Yes, sir, go ahead. Sabi nyo, 1 month at meron kayong sasabihin. Ano ho yun, sir? Ayan, kaya nga po, sir. Mahal kita eh. Kaya dito ko i-announce sa inyo. Sige po. Actually, sir, nandito kami sa Office of the Ombudsman. Okay. Kasi ngayon, kinakasuhan na namin si General Edward Carranza. Ng dalawang criminal at isang administrative complaint. Ito po yung violations of Section 1, letter A, B, C, D, C, F, and I of Presidential Decree 1829, obstruction of criminal prosecution. And then ito yung first criminal complaint, sir. Yung pangalawa is Article 226 of the Revised Penal Code, that is Republic Act 3815. That is yung pangalawang criminal case po, sir. At yung pangatlo, violation of the Code of Conduct of Public Officials, that is Republic Act 6713, Sections 5A and A and E. So, bakit, attorney, bakit si Carranza at bakit mga kaso na ganito, sir? Sir, pasiuna lang po ito, sir. Marami po itong kasong sunod-sunod na ma-file namin, including torture as a separate complaint, for criminal complaint, and murder also separate. So inaayos pa po namin yan, sir. Pero si General Carranza kasi, itong nangyari, sir, ang mga tauhan pong gumawa nito kay Richard Santillan ay Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit, Regional Highway Patrol Group. So lahat ng mga regional units na yan, sir, are under the direct command and instruction of General Carranza. Okay, now gets ko na. Okay. So yes, kaya ito yung mga kaso na ito. Pero yes, ang malungkot, sir, kahapon kausap ko yung Camp Crame. Ang sinasabi, I think they're standing by na legit yung operation versus Red Santillan, sir. That is the, yun na nga, sir, dyan na nga tayo magkakatalo eh. Oo. They are standing by na legitimate yung operation. Nasaan yung ebidensya? Hindi nga namin alam kung nasaan ang katawan ni Richard, sa sasakyan o sa daan. They will not show the pictures. So, kaya itong Soko, medical legal. May pananagutan talaga ito, sir. Hindi ko ito babayaan, sir. Ito, sasabihin, including General Albayalde, patanungin ko na siya. Siyempre, sino bang nag-investigate niyan, sir? Regional Internal Affairs Service. Ay, under pa rin ni Carranza, sir. Naku, patay tayo dyan. Paano mo paniwalaan yung investigasyon ng kapulisan? At kahapon, ang sinasabi, Attorney Chong, ni Colonel Durana, actually, kausap ko, ay yung mga bugbog at pasaraw mukhang lumalabas ay sa Soko at bakasis, di ba, sabi ng pau forensic, yan ay binugbog muna. Pero mukhang lumalabas daw kasi sa Soko nila yung mga bugbog na yan dahil inotopsy na raw, kaya lumabas yung mga bugbog na yan, attorney. Huwag nila suntuhin ako. I have been studying forensics. It's been one of my favorite topics all the time. Ayun. Ang pasa, sir, hindi magkakapasa, sir, kung patay na. Oo. Because the blood will flow down to the lowest extremities once the person is dead. Yung pasa po ni Richard, nasa gitna po ng kanyang left abdomen. Actually, ipagsasampal ko yan sa kanila, sir. Ito, sir, pag namatay na po ang tao, ang blood flow po, sir, ay mag-flow down to the lowest level. So kahit anong gawin mo doon sa patay na sa bangkay, masking sipa-sipain mo, hindi magmamarka. Hindi magmamarka yan, sir. Hindi na magkakaroon ng black eye. Maski suntukin ko yung mukha ng patay na bangkay, hindi na magkaka-black eye yung patay. Ganun ba? Hindi na, sir. Bakit? Hindi na, sir. Bakit? Kasi yung dugo niyan, sir, will flow to the lowest level ng kanyang body. So, wala nang circulation kasi yan, sir.
So when the circulation stops, the blood will go down to the lowest level. Kung nakahiga ang tao, ang blood niya nasa kanyang likod. So hindi na mamumuo yung ika nga, yung dugo. Kaya nagkaka-black eye tayo dahil namumuo yung dugo. Yes, sir. Because the blood is still circulating in a live body. Ayun. Nako. Kung buhay pa po tayo, sir. Ang dugo po natin ay dumadaloy. Correct. Kaya pagtatamaan yan ng blunt trauma, lalabas yung black and blue. Oo. Pero pagpatay na po, sir, ang dugo will flow down to the lowest level ng kanyang katawan. So doon yan sa likod, sa maa, ganun. Hindi sa mga tagiliran, hindi sa mga dibdib. Kahit na suntok-suntokin mo yun. Yes, ibig sabihin, kahit na kurutin ko yung katawan, hindi magmamarka. Hindi po, sir. Hindi na. Oo, kasi wala nang ang dugo. Tama. Saka tingnan nyo na lang, sir, ang daming 63 wounds all over the body. Ay, kung daw yun, kasi tumakbo daw, kaya pinaulanan ng bala. Mga nagtalsika ng mga salamin, mga bubog, parang ganun yata ang explanation, Attorney Glenn. Walang yung salamin, sir, tingnan natin, sir, ha? Ito lang. Bakit ayaw niyong ipakita sa amin yung mga pictures ng crime scene? Bakit ayaw niyong ipakita sa amin yung duguang sa plot ni Richard? Baka ina-edit pa, sir, baka hindi pa tapos. Alam ko nag-i-edit yan, sir. Pero sige lang, tingnan natin. Kaya nga, inunahan ko na sila ngayon. Kinasuhan ko na si General Carranza. May susunod pa nito next week. Si General Carranza lang ba? O meron bang mga general na mas mataas pa? O mga general na sasabi niya pag hindi pa rin sila nag-cooperate? Sir, kung si Durana ay magpatuloy ng kanyang pagsisinungaling, isama ko na siya. Ako, Diyos ko po. Lahat sila, sir. Lahat silang kakasangkot dito. Lahat silang sasawsaw. Hihilain ko sila pababa kung gusto nila. Kaya ang sabi ko sa kanila, back off. Pabayaan nyo si Carranza managot sa kanyang krimen. Kasi kahapon ng interview ko, pinanindigan po ng PNP na legitimate Erwin the operation and Attorney Chong has the right, he's a lawyer, he knows what to do. Sinabihan ako na gano'ng kahapon. Humihingi nga po kami sa ng ebidensya. Nasaan yung hawak ninyo? Hindi naman binibigay. Kasi niluluto pa. Pag si Durana, dakdak ng dakdak, daldal ng daldal, isama ko siya. Sige po, sir. Anyway, attorney, promise ko sa'yo, hindi ako bibitaw sa kaso na ito. Kasama mo ako all the way through. Ha? Marami pong salamat. Tutulungan kita, sir. Attorney Glenn Chong. Taos puso pong pasalamat sa'yo, sir. Wow. Ikaw talaga nakabuhin na mano ngayon sa news, sir. Papakalat ko na at sa lahat, babalita na namin din sa Radyo Pilipinas at mamaya sa PTV4, ewan ko lang. Anyway. Yes, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo at tanghali. Good noon din po, sir. Bakit na naman? Hindi ko alam kung gagamitin sa PTV4. Yan ang ibig sabihin. Dito, sigurado gagamitin sa balita. Pero sa PTV, siyempre wala tayong control doon. Ay, naku, Diyos ko po. Alas 11:59. Happy second birthday to Dominic Nina from Papa Randy and Mama Ayumi. Alay mo yun. Apo na yun sa mga asawa mo, Ayumi. Hindi ganun yung mga pangalan ng mga Japanese. Mga Ayumi, mga yan. Mga Ichiro, Ichira, Rebisco. Maiko, mga ganun ang pangalan ng mga Japanese eh. Ha? Ganun nga, di ba? Yan ang mga pangalan ng mga Japanese. Ayumi, Kitana, Kitami, Hitachi, Maiko, Aiko. Yan ang mga pangalan ng mga Japanese. Salumi, hindi Salumi, kaya Tagalog eh. Merong peron, Salumiko, Salumpas yun eh. Alas 12 and punto na takali. Ay, susunod na po. Siguro ang Weng de la Peña. At saka si Miss Raisa Puno sa ilang saglit para sa mga balita sa buo, sa loob at labas ng bansa. God is good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo na isang magandang tanghali. Bayan! Thank you!